Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ang panalangin po ay hindi isang gawain lamang. Bagkus, ito ay siyang buhay ng lahat ng mananampalataya. Tulad ng babaeng balo sa Ebanghelyo, tuloy-tuloy tayong manalangin sa Diyos at huwag panghinaan. Lalo na sa panahon na matagal nating hinihintay ang katugunan sa ating dasal. Ngayon po ay ating pakinggan ang banal na ebanghelyo para sa 29th na linggo sa karaniwang panahon. Sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumarating sa Kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya na matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siya mga taong sumasampalataya sa Kanya? Sa ating ebanghelyo, nagpaliwanag ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo tungkol sa kahalagahan ng panalangin walang kapaguran sa pamamagitan ng isang talinhaga. Tingnan natin ang dalawang tauhan sa kwento ng ating Panginoon. Una, ang hukom. Anong klaseng tao siya? Siya mismo ang nagsabi na wala siyang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Pangalawa, ang byuda, nangungulit upang bigyan siya ng hustisya ng hukom. Marahil desperado na siya. Dahil nung panahon ni Jesus, napakahirap ang buhay ng isang byuda. Matagal na panahon ding nangulit ang byuda, hanggang sa katagalan, bumigay na din ang hukom. Hindi dahil may karapatan ng byuda sa katarungan, kundi dahil sobra nang naabala ang hukom at naiinis na siya. Sa pagiging masugid ng byuda, napilitan ng hukom na bigyan siya ng hustisya. Mga kapatid, marahil marami sa atin ngayon ang may pinagdadaanan na ganitong karanasan. May mabigat na problema o matinding pangangailangan na idinaraing natin sa Diyos. Subalit, wala pa rin nangyayari. Ang Diyos ay para ba siya yung hukom na manhid? Walang pakialam sa ating nararamdaman. Hindi naman talaga manhid ang Diyos. Pero meron talaga siyang dahilan kung bakit hindi agad-agad ibinibigay ang ating hinihiling. Kailangan din tayong maging katulad ng makulit na byuda, maging masigasig sa pagdarasal, huwag maghina ang loob. Sapagkat ang susuko ay siyang talo. Sa aking karanasan sa pagdarasal, hindi naman lahat ng hinihiling ko sa Diyos ay kanyang ibinibigay.
Sometimes, ang sagot niya, wait muna. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagdarasal. Sometimes naman, he surprises me with something even better than what I was praying for. After all, higit na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at ang makakabuti sa atin. Kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya. Ikaw, gaano ka kaya katiyagang manalangin? Yan ang hamon ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kailangan nating maging matiyaga sa pananalangin. Prayer is a personal relationship with the God we believe in. At ang isang relasyon ay inaalagaan at pinalalago. Hindi ang Diyos ang nangangailangan ng dasal. Tayo ang tinutulungan ng pagdarasal. Kung may hinihiling tayo sa Diyos, ang panalangin ang nagbibigay ng tatag sa atin upang tanggapin ang Kanyang kalooban. Hindi tayo mananalangin sa Diyos dahil lamang may kailangan tayo sa Kanya. Ang panalangin ay ang hotline natin sa Diyos, the power from whom we draw strength. Ang ating buhay panalangin ay kailangan may pagsasaayos. Kung tayo ay bibiyaya ang makapagsimba araw-araw, ang Eucharistia ang pinakadakilang dalangin. Kung hindi naman, sa ating mga sariling tahanan, pwede tayong makipagtagpuan sa Diyos. We just need to fix a time, dapat yung best time natin, and place where to meet Him. Sa panahong ito, bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataong marinig ang mensahe ng Diyos sa atin. We can only be familiar with the voice of God if we are in constant communication with Him. As a matter of fact, we can involve God in every moment of our daily lives. Pagkagising natin sa umaga, isang panalangin ng pasasalamat ang ating ialay sa Diyos sa biyaya ng buhay at biyaya ng pagkakataong itama ang ating mga pagkakamali sa nakaraang araw. In my personal experience, if we are tuned to God's voice as we go about our daily lives, He whispers messages. Kung minsan, may masasalubong akong para bang may naguudyok sa akin na abutan ko ng pera yung nasasalubong kong nangangalakal. Yung tuwa sa kanyang mukha ay nagbibigay din ng malalim na kagalakan sa akin. Ang isa sa mga kaloob sa akin ng Diyos na tunay kong pinahahalagahan ay binigyan niya ako ng community, ang Women for Christ. Ito ay isang samahan ng mga kababaihan na nagtutulungan sa bawat isa upang maging mabuting alagad ng Diyos. Malaki ang naitulong ng aking komunidad sa paglago ng ugnayan ko sa Diyos at sa aking buhay panalangin. Dito ko naranasan ang sama-samang pagdarasal, pag-awit at pagsamba sa Diyos. Dito ko rin nakita ang lakas ng sama-samang pagdarasal. Maraming answered prayers akong nasaksihan. Imagine, hindi lang isang biyuda ang nangungulit sa Diyos, isang buong komunidad. Sana kayo rin mayroong support group, isang community o samahan o barkadahan na makikipagtulungan sa inyo na lumago ang inyong buhay panalangin. Malaki po ang maitutulong nito sa ating buhay pananampalataya. In the year of faith, one of the gospel verses that really struck me was Luke 18, verse 8. Ito ang huling talata sa Ebanghelyo sa linggong ito. Sa pagdating bang muli ni Jesus, may daratnan pa kaya siyang nananalig sa Kanya? Mga kapatid, sama-sama tayong patuloy na mangulit sa Diyos sa panalangin. Hikayatin din natin ang marami na walang tigil na magdasal. Hindi lamang sa pansariling kailangan, kundi para sa kapayapaan ng mga tahanan, ng ating bansa, at ng ating mundo. Opo, palawakin natin ang prayer power. Dahil
Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon po, ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoong aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng biyaya na huwag manghinawa sa pagdarasal. Patatagin mo ang aming pananalig na kami ay iyong gagabayan sa pang-araw-araw naming buhay. Umaasa kami na sasagutin mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga salita ng Diyos. Ako po ay si Nina Crisostomo ng parokya ng San Pedro Bautista sa San Francisco del Monte, Quezon City, na nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong mananatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.